Welcome back to the channel guys, ng Software Today Vlog. Ituturo natin ngayon kung paano palakasin yung mga nakamimo antena ng modem nyo. Based on my experience guys, so yung mga nakamimo antena, so sobrang ano pala niya, di pala siya compatible, lalo na yung Globe Smart User. Tapos kasi naka-design lang yan sa for Globe, so parang hindi siya compatible sa Smart, okay? So may tuturo ako sa inyo guys, paano palakasin yung mga nakamimo antena, lalo na yung naka-business ng piso wifi. So lalo na yung mga Huawei devices like Mamba 936 at iba pang malakas na modem na pang business talaga. So kung gumagamit kayo ng MIMO, so pwedeng mabagal yung internet nyo. So except lang sa nakaparabolic guys, no. So ito yung pinaka based on my experience na hindi na ako namamoblema sa antena, okay? So tara, let's go, turo natin kung paano lalakas yung internet nyo, okay? At maging stable siya. So tara. So ito yung pinaka best tips natin, no. So yung ginagamit natin is Mamba na ginagamit natin sa piso wifi, no. So paano natin palakasin yung ganitong modem, mga 936 at mga Mamba sa piso wifi, no. So ito yung tips ko sa inyo, yung mga gumagamit ng MIMO antenna. So dati kasi may MIMO ako, so ang pangit niya sa experience kasi sobrang bagal niya, nagdi-DC pa. So ang ginawa ko is tinanggal ko yung ano guys, antenna, at built-in antenna lang yung ginagamit ko. So ang suggestion ko sa inyo, so huwag yung gamitin yung MIMO kasi hindi po compatible sa modem natin, lalo lang maglalag. So lalo na pag smart yung SIM gamit mo, kasi naka-design lang yan sa Globe yung mga antenna na yan. Tapos ang kategory niya is ano lang, basic antenna yung mga MIMO, kasi 18 dBi lang yung gain ng signal niya. Unlike sa parabolic is umabot ng 48 dBi to 60 dBi, so ang layo ng diferensya. So ngayon tinanggal ko na yung antenna niya. So tingnan natin yung parameter sa ano, Huawei Manager. So dati nung may antenna ako na MIMO, so ang SINR niya is negative. So ang pangit yun, sobrang pangit pag negative yung SINR mo, kasi yung experience mo niyan, pangit talaga, sobrang lag at nagdi-DC pa. Ilang beses ko binubunot everyday kung nakamemo. So nung tinanggal ko na is naging good na yung SINR, naging zero na siya. Which is okay na yun sa mga dead spot na lugar pag nag-zero yung SINR mo. So good browsing na yan, tapos kaya na yan ng gaming. Hindi na maglalag, hindi na pupula yung ping mo. So ito pala yung speed test natin, no. Yun naman guys, sobrang low yung ping. Yung jitter is sobrang baba din, si which is good na good for gaming kahit walang antenna, okay? So ayan guys, good for business talaga siya kahit nakaano lang. So goods na goods na yan, pang business, pang piso wifi, okay, pang P2P. So goods na goods na yan yung speed na to kahit walang antenna, okay? So ang mapapayo ko lang is huwag nyong gamitin yung MIMO, so gamitin nyo lang yung built-in antenna ng modem. So ngayon papakita ko muna yung area namin. So marami pong puno yan, so kahit ganyan, so goods na goods po yung signal kahit walang line of sight, okay?